Magandang araw! Ngayong araw, magkakaroon ulit tayo ng bagong aralin. Handa ka na ba ulit makinig at matuto? Halika na at samahan mo ulit ako. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagsusuri ng magkasing kahulugan at magkasalungat na salita. Magagamit mo rin ang iyong kakayahan sa pagbuo o pagsulat ng sarili mong pangungusap. O, handa ka na ba? Umpisahan na natin ang ating aralin sa pamamagitan ng pagbasa ng mga pares ng pangungusap. Para sa unang pares, mabilis na nahiwa ni tatay ang karne dahil sa matalas na kutsilyong gamit niya. Nasugatan ang kanyang kamay ng paglaruan niya ang matalim na espada. Ano ang ginamit ni tatay sa paghiwa ng karne? Tama, ito ay isang kutsilyo. Ano ang masasabi mo sa kutsilyong kanyang ginamit? Tama ka, ito ay matalas. Ano naman ang nakahiwa sa kamay? Magaling, ito ay isang espada. Ano ang masasabi mo sa espada? O ano ang katangian ng isang espada? Magaling, ito ay matalim. Ang sumunod na pangungusap naman, natayog ang lipad ng saranggola ni Lito. Halos lumampas na ito sa mataas na punong malapit dito. Ano ang sinasabi sa lipad ng saranggola ni Lito? Magaling! Ito ay matayog. Ano naman ang sinasabi tungkol sa punong malapit dito? Tama ang iyong sagot. Ito ay mataas. Basahin natin ulit ang sumunod na pangungusap. Ang leon sa gubat ay mabangis, tulad ng aking alagang asong matapang kapag nakakakita ng hindi niya kakilala. Ano ang sinasabi sa leon sa gubat? Magaling! Ito ay mabangis. Ano naman ang sinasabi tungkol sa aso na kapag daw nakakakita ng hindi niya kakilala? Tama! Ito ay matapang. Pag-aralan natin ang mga salitang may salungguhit sa mga pangungusap na ating binasa. Sabayan mo ko ha! Matalas, matalim. Matayog, mataas. Mabangis, matapang. May napapansin ka ba sa bawat pares ng salita? Ano kaya ito? Tama, ito ay may pareho. Alin ang pareho nila? Pareho ang kahulugan. Ngayon, kung ito ay may pareho ng kahulugan, masasabi mo ba sa akin kung ano ang ibig sabihin ng magkasing kahulugan?
magaling. Ito ay pares ng mga salita na may pareho ang kahulugan o ibig sabihin. Sige nga, basahin nga ulit natin ang mga halimbawa. Matalas, matalim. Matayog, mataas. Mabangis, matapang. Ano nga ulit ang tawag natin dito? Magkasing kahulugan. Tandaan, ang magkasing kahulugan ay pares ng mga salita na may pareho ang kahulugan o ibig sabihin. Ngayon naman, puntahan natin ang mga sumusunod ating pag-aralan, ang mga larawan. Ano ito? Tama, ito ay isang kape. Anong katangian mayroon ang kape? Magaling, ito ay mapait. Tignan mo ang larawan. Bukod sa mapait, ano pa ang katangian ng isang kape? Magaling, ito ay mainit. Nakainom ka na ba ng kape? Ang sumunod ay ang sorbetes. Bukod sa matamis ang sorbetes, ano pang katangian mayroon ito? Tama, ito ay malamig. Sabihin nga natin, mainit, malamig. Sumunod naman ay ang parke. Ano ang napapansin mo sa parke? Tama, ito ay marumi. Ano naman ang napapansin mo sa ikalawang parke? Magaling! Ito ay malinis. Mayroon tayong maruming parke at malinis na parke. Atin ngang basahin. Marumi, malinis. At ang sumunod naman ay ang dalawang bata. May napapansin ka ba sa dalawang bata? Ano ang katangian nila? Para sa unang bata, ito ay mataba. At ang pangalawa naman ay mapayat. Basahin nga natin. Mataba, mapayat. Galing! Ngayon, basahin natin ang mga sumusunod. Mainit, malamig. Marumi, malinis. Mataba, mapayat. Ano ang napapansin mo sa bawat pares ng salita? Tama! Ito ay magkaiba. Alin ang magkaiba? Ang kahulugan. Ngayon, kung ito ay magkaiba, ang kahulugan, masasabi mo ba sa akin kung ano ang ibig sabihin ng magkasalungat? Tama! Ang magkasalungat, ito ay pares ng mga salita
na magkaiba ang kahulugan o ibig sabihin. Ating basahin ang mga halimbawa. Mainit, malamig. Marumi, malinis. Mataba, mapayat. At ating tatandaan, ang magkasalungat ay pares ng mga salita ng magkaiba ang kahulugan o ibig sabihin. Ngayon, handa ka na ba sa ating pagsasanay? Isulat ang letrang A sa padlang kung ang pares ng salita ay magkasing kahulugan at letrang B kung magkasalungat. Umpisahan na natin. Para sa unang bilang, makipot, makipit. Payapa, tahimik. Mabango, mabaho. Dukha, mahirap. Makinis, magaspang. Maari mo nang sagutan. Ngayong nasagutan mo na ang ating pagsasanay, tingnan natin kung tama ang iyong mga kasagutan. Kung ang sagot mo sa unang bilang ay letrang A, tama ka. Kasi ang makipot at makitid ay magkasing kahulugan. Sa letrang B, ang ikalawang bilang naman ay letrang A pa rin. Kasi ang payapa at tahimik ay magkasing kahulugan. At para sa ikatlo, mabango mabaho. Kung ang sagot mo ay letrang B, tama ka. Dahil ito ay magkasalungat. At para sa ikaapat, letrang A. Dahil ang dukha at mahirap ay magkasing kahulugan. At para sa ikalimang bilang, kung ang sagot mo ay letrang B, tama ka pa rin. Dahil ang makinis at magaspang ay magkasalungat. Ngayon naman, basahin ang mga pangungusap at pag-aralan ang mga salitang may salungguhit. Isulat ang MK sa padlang kung ang pares ng salita ay magkasing kahulugan at MS kung magkasalungat. Handa ka na ba ulit? Umpisahan na natin. Sa unang bilang, si Lito ay tamad mag-aral. Kaya naman, tinutukso siyang litong batukan. Ano ang salitang may salungguhit? Tamad, batugan. Para sa ikalawa, ang gandang pagmasdan ng mga malalagong lunti ang damo. Ganon din ang berding halamang nakapaligid rito. Ang salitang may salungguhit natin ay luntian at berde. Ikatlong bilang, ang alaga kong aso ay maamo, di tulad ng sa kanyang alagang matapang. Ang may salungguhit, maamo, matapang. Para sa ikaapat, madilim ang kalangitan na nagbabadya ng malakas na ulan. Kanina lamang ay maliwanag pa ito. Ano ang salitang may salungguhit? Madilim, maliwanag. At para sa ikalima, mapera ang pamilya ni Ana. Kaya sila ay isa sa mayaman sa aming lugar. Maari mo nang sagutan ng ating pagsasanay. Kung ang sagot mo sa unang bilang ay MK, tama ka. Dahil ang tamad at batugan
ay magka-sing kahulugan. Para sa ikalawa, ang sagot ay MK. Tama ka pa rin kung MK ang sagot mo. Dahil ang guntian at berde ay pareho lamang. Sa ikatlo, ang sagot mo ay MS. Ibig sabihin, magkasalungat. At kung sa ikaapat, ang sagot mo ay MS, tama ka pa rin. Kasi ang madilim at maliwanag ay magkasalungat. At para sa ikalima, MK. Kung MK ang iyong sagot, tama ka. Dahil ang mapera at mayaman ay pareho ang ibig sabihin. At para sa ating huling pagsasanay, gamitin ang mga sumusunod sa pangungusap. Maliksi, mabagal. Maginaw, malamig. Mapagbigay, madamot. Dukha, mahirap. Malalim, mababaw. Maari mo nang sagutan. Nakatapos na naman tayo ng panibagong aralin. Naway may natutunan ka sa araw na ito. Hanggang sa muli! Maraming salamat! Paalam!